Hello ulit mga kaibigan, Daisy Dura nga pala ito. Ang aga pala namin umalis at napansin ko sobrang linaw ng kalangitan at talagang nagandahan po ako kaya kinuhanan ko na ng video ito at maaga pala kami umalis ng bahay dahil pupunta ako ng City Hall dahil nga itong aking kaibigan ay kinasuhan nga daw ako ng carnapping. So isasakyan na yun ay tinubos ko. At ngayon, gusto niya nang kunin na hindi siya magbabayad, kaya kinasuhan niya ako ng carnapping. At kaya maaga ako umalis kasi ang nag-i-inform naman sa akin yung aking kaibigan na meron na nga daw akong later na kailangan ko nang mag-appear or magharap kami for mediation sa PAW office sa Pasay City Hall. So kailangan ko, na-advise ako ng aking kaibigan na lawyer na pumunta ako sa prosecutor's office sa Pasay para kunin yung kopya ng kanyang reklamo. Kaya ito, maaga ako pumunta doon. Kaya lang, wala naman daw reklamo doon na naganap sa akin sa Pasay, sa prosecutor's office. Kaya after ko doon sa Pasay, pumunta naman ako ng Reway at ito nga, yung bit-bit nga ng aking kaibigan, yan ay ang aking binili na isang seat na pure tear placenta. So, yun. Pabalik na kami dito. Yan, dahil vloggeress nga daw, sabi ko yan. Kunan na rin kami ng video habang naglalakad. At yun ay ang aking gagamitin na video para sa content ko for today. Diba? Ganito pala mag-voiceover. Grabe. Simpleng video. Naglalakad ka lang. Pero ang kwento, grabe. Sanga-sanga, iba-iba. So, yan, dahil pupunta kami sa yung restaurant na pinagmamalaki niya na madalas niyang kainan dahil malapit lang daw ito sa kanyang bahay at masarap nga daw. At nung nakaalis na pala ako sa Pasay City City Hall, nag-text sa akin yung aking kaibigan na nag-file nga ng reklamo sa akin ng carnapping daw ay wala daw sa prosecutor's office, doon din daw siya doon nag-file ng reklamo. Sa PAW office daw siya, kaya kailangan doon ko puntahan para makakuha ko ng kopya. At dapat, pagkatapos ko sana bumili ng pure tear nga, ay pupunta na, babalik ulit ako ng Pasay City Hall. Kaya lang sobrang gutom na kami. Kaya kumain muna kami. Kaya lang, yun, hindi ako nakakuha ng kopya dahil naabutan na ako ng cut-off pero meron nga akong doon reklamo sa PAW's office. Doon siya nag-file ng reklamo. At nakarating na nga kami dito sa restaurant na sinasabi ni Romina. Ito pala ay ang Pat Pat's Kansi na matatagpuan dito sa St. Paul Street, Makati City. At yan mga kaibigan, kung gusto nyo ng bulalo na buto at maraming bone marrow, konti lang ang laman at walang gulay, dito yan sa Pat Pat's Kansi. Masarap po, sobrang sarap ng sabaw. Yan, so sabi ko nga sa, kaya lang walang gulay, kaya sabi ko dun sa waiter, kung pwede bang magdala ako ng gulay sa sunod pag bumalik ako. Masarap din yung kanilang sisig, yan, masarap din yung kanilang manok. Yung manok nila, yan, yung pizza na yan with rice, 165 lang yan. Yung sisig medyo pricey, no? Nasa 320 at itong bulalo na to nasa 300 parang 40 plus. So yan, ganyan ko siya kinuha yung bone marrow para malaglag lahat. So yan na yung laman, lahat ng bone marrow na yan. Kaya lang di pa kami tapos kumain, nakita ko yung sibo sa kutsara, bigla akong kinabahan tuloy. Sobrang laki talaga ng buto at ito nga yung nakayanan kong picture ng kanilang menu, yan, as your reference. Masarap din pala yung kanilang suka dito. At pagkatapos nga namin sa Makati ay dumiretso na kami papuntang Pasay City Hall ulit para nga itanong ko doon sa PAW's office yung reklamo na isinampa sa akin. So nalaman ko nga na meron. Kaya lang hindi na ako nakakuha ng kopya ng reklamo dahil nasaraduhan ako. At yan, dumiretso na nga pala kami sa Imus dahil may meeting ang Imus Dambalasik Lions Club at nag-inform pala si President Kunsi Elmer Francisco na pwede daw mabigyan si Andrew ng mga
mga siguro 10 minutes para mag-share ng product na binibenta namin ni Andrews. At para mas maintindihan natin, pakinggan po muna ang presentation ni Dr. Ansena ng Pure Care. Commercialized procedure. Why? Because at the age of 25, your bone marrow stop producing stem cell. Kaya naririnig mo may gout, may arthritis, may so on and so forth, 25 and above. Right now, napaka-rampant ng cancer. After heart disease, cancer ang pinaka next stop killer. So, it's because your body stopped repairing itself. Kasi a stem cell to work must do three things. Dapat kaya niyang hanapin yung site of damage. Ano ba yung nasira? Ano yung namabaga? Dapat kailangan niyang puntahan yon. So, in a diabetic patient, kailangan ma-repair yung pancreas. Number two, the stem cell must transform to any type of tissue. Kung kailangan tissue ng puso, pwede siyang mag-transform into heart tissue. At number three, kailangan mag-multiply and divide ang stem cell to attain a general health and wellness. So, kailangan, it can do three things. Unfortunately, at the age of 25, huminto na yung production ng bone marrow. So, kung ano man ang kinuha sa'yo sa ospital, might it be from the adipose fat tissue or sa bone, wala na masyadong laman na stem cell yun. Binalik lang nila kung anong kinuha nila sa'yo. So, it cannot guarantee result. Ang mas mataas na efficacy ay mga stem cell na galing sa placenta. In BGC, they can sell placenta at 200,000. Because the biological perfection of stem cell ay bagong gawa sa placenta at sa umbilical cord. So, saan kami galing? Sa ang capsule namin ay galing sa placenta mismo. So, it's multipotent. It can transform into many different type of tissue. How sure are you that it can work? Well, although we are a Singaporean company, Pure Care is made entirely in New Zealand, Alpha Laboratory. It has one of the most advanced technology to keep the stem cell alive in the capsule for 3 to 4 years. And it can also extract 99% of its biological activity. And you are rest assured that hindi matutunaw yung stem cell sa asido ng tiyan because it has enteric coated. And it can absorb almost as good as an intravenous. So right now, we have the seventh edition. If anyone sells you any lower edition, mahirap, kasi it's not as good as the seventh. Ang seventh kasi, it contain two sources of stem cell. One sa placenta and one sa belvicenta, yung antler ng deer, the blood supply that makes the tip of the antler regrow. Sa lahat ng animal kingdom, the only animal that can regrow its horn is deer. And our source is the deer. Ang source ng placenta sa Switzerland and Germany is black sheep. But according to New Zealand's research, mas biological compatible ang deer sa human. Is there a problem with transplant rejection? Like, di ba, a person's kidney transferred to another person, di ba, pwede ma-reject yan? What about the placenta from a deer to a person? Hindi ba yan i-reject? The answer to that is no, because stem cell was extracted. And stem cell is generic. Hindi pa siya specialized, hindi pa siya programmed, hindi siya kikilalanin ng katawan mo. Only when it's ingested, saka lang matra-transcribe, and it will transform, at makikilala siya ng katawan mo, kasi sila mismo ang nag-change ng form ng stem cell. Following, medyo technical, pero a stem cell made and formed and transformed in your body will not be rejected. Kahit galing pa yan sa hayop. Okay. Now, hindi lang stem cell ang laman ng Pure Care. There are other organic structures that replicates medicinal properties.
For example, steroid. We know what steroid can do, di ba? Kung masyadong chronic na talaga yung inflammation, at talagang multiple organ failure na, and even in worst case scenario, stage 5 cancer, steroid na lang ang nagpapahaba ng buhay. But it can also destroy other parts of the body, especially the liver and kidney. So we created an analog, kaparehas ng steroid, minus the side effect, and we called it nucleate labet. It's part inferior. And also, we added other, alam nyo ba that we have Acertone? And Acertone is a structure that can literally shut down the aging gene. Kaya most people in your ear are actually aging gracefully. Kasi it prevents oxidative stress. And actually, it has a lot of other things in your ear. There are about 14 structures. Guys, one of the structure in protein in your ear is called phocoidan. Phocoidan, otherwise known as brown seaweed, is massively imported in big hospital. One drop of phocoidan can heal cancer cell within 24 hours. So it's part of that. So right now we have brochures. You could read through it. I will not bother to explain it one by one kasi 10 minutes lang talaga ang hiningi ko kay Bres. Thank you so much for listening to me. I hope you've learned a lot. The sooner we prevent diseases, mas malaki ang chances natin that we preserve the quality of life pagtanda natin without succumbing to terminal diseases. So, hindi natin mapapahirapan ang ating mga loved ones and even our budget from the high cost of medical bills. If you ask me kung bakit hindi ako nagpa-practice clinically, because I personally believe in preventive healthcare. I feel that by doing seminars, I can reach out a lot more to people before sila maging chronic, before sila talagang tuluyan magkasakit and tuluyan mauwi sa maintenance medicine. So that's all. Thank you so much for listening to me, Paula. Yung aming presentation pala ng peer tier or yung meeting ng Imus Dambalasik Lions Club ay sa Imus lang ito sa Kapihan ni Antonio. Maraming salamat sa may-ari nito na si Conse Elmer Francisco. At kahit madaling araw na talagang nagawa pa ako ng pagkain ng mga aso. Ito nga pala yung sabaw, yung tira namin doon sa kinainan namin kanina sa Patpat's kanse. At hinaluan ko siya ng rice. Yan, ininit ko pa yan. Dahil naawaan ako kay Muga at kay Kobe dahil nga ilang days na sila na puro dog food na lang yung kinakain. So yan lang po. Maraming salamat po. Kung bago po kayo sa aking channel, paki-like, subscribe, at paki-share na rin po. Please po, yan, favor po. Thank you. Bye!